Hey guys! Kumusta kayong lahat? Kung nag-crave kayo ng beef shawarma, gawa na lang kayo sa bahay. Madali lang talagang gawin at siguradong kayang-kaya nyo itong gawin sa bahay. Mas makatipid pa kayo at mas marami pa ang magawa nyo at makakain pa ang buong pamilya nyo. Napakasarap talaga nito at in just few minutes, mayroon na kayong masarap na beef shawarma. Kaya try nyo ito sa bahay. Gagamit lang ako dito ng tomato, onion, and cucumber. And then, gagayatin lang natin itong mga gulay natin. So, itong tomato, i-cut ko lang ng kalahati. Tapos, tanggalin ko lang itong buto dito sa center. Gagamit lang ako ng kutsara para mas easy lang ma-remove itong seeds ng ating tomato. Tapos, i-cut ko lang ng ganitong cut. Ayan, medyo pa strips pag-cut. And then, itong cucumber naman, i-cut ko lang din ito ng kalahati. And then, tatanggalin ko lang itong buto ng ating cucumber. Ayan, tanggalin ko lang ito lahat. Pagkatapos, i-cut ko din ng pa-strips na cut. Ayan, ganyan lang din na cut ang gagawin ko dito. Gagamit din ako ng kalahating onion at i-cut ko lang din gamit yung cutter para maging manipis talaga tong onion natin. Pero kung wala naman kayo, pwede knife ang gamitin nyo. So ayan, na-cut ko na lahat. So set aside ko lang muna. So dito sa aking frying pan, ilagay ko lang tong 300 grams na ground beef. Anlulutuin lang natin to until maging brown tong ground beef natin dito. Anyway, kung bago ka pa lang sa aking Facebook page, my name is Riza. Please pakifollow para may updated kayo every time na may bago tayong uploads. So once na brown na yung beef natin, maglagay lang tayo dito ng salt, black pepper, garlic powder, paprika, garlic powder, and granule seasoning. Kayo na po bahala kung anong seasoning ang gusto nyong ilagay dito. And then, i-mix lang natin at lulutoy lang natin for few minutes. Where are you watching from? And comment kayo sa baba kung taga saan kayo para next video natin, ma-shoutout ko yung pangalan nyo. So, naglagay na rin pala ako dito ng kunting oyster sauce. And then, i-mix lang natin to. And lulutoy lang natin for few seconds. At okay na yan, luto na to. So, hangoy lang natin at set aside natin. And then, para naman sa ating sauce, gamit lang ako dito ng mayonnaise. Tapos, maglagay na rin ako dito ng salt, black pepper, lemon juice, sugar, and garlic powder. And then, paghaluluin lang natin to. Start muna tayo kay Delin Garnica from Iloilo. Lerma Gomez from Laguna. Alice Dulnoan from Casibu, Nueva Vizcaya. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo. Ayan, okay na yung sauce natin. So, set aside lang muna natin to. So, ito naman, gagamit ako ng flour tortillas. Tapos, ilagay ko lang dito sa frying pan. Ihat lang natin kunti itong flour tortillas natin. Ayan, tapos balik na rin lang natin. Once na okay na, hahanguin na natin to. Tapos ilagay ko lang dito sa plate and then maglagay na ako dito ng ground beef natin. Ayan. And then maglagay na rin ako dito ng cucumber, tomato, at yung onion. Pagkatapos yan, maglagay na rin ako dito ng sauce at i-fold lang natin tong flour tortillas natin. Ayan, ganyan lang po. Pagkatapos, i-wrap natin sa baking paper. Ayan. Pag pwede naman hindi nyo i-wrap, sa akin i-wrap ko lang para mas maganda tingnan. At ayan, gawin ko lang to sa lahat. At ayan, tingnan nyo naman po kung gano'ng kasarap tong beef shawarma natin. Napakadali lang talagang gawin ito. In just few minutes, mayroon na kayong masarap na beef shawarma. Hindi nyo na kailangang lumabas pa para bumili. Gawa na lang kayo. Anyway, sana may natutunan kayo sa akin today. Huwag kalimutan, follow nyo yung Facebook page natin. Stay safe everyone. Happy cooking. Enjoy. God bless you all.